Tara, maglinis tayo ng throttle body ng NMAX version 1 Repa Pips. Kung mapapansin nyo, kalas-kalas na repa at hindi ko na binidyo dahil hahaba ang video kapag pinakita ko pa sa inyo kung paano kalasin ang mga plastic parts. So, let's go! Tatanggalin natin itong injector socket, pati itong coupler ng hose. Ito rin sa TPS, ISC, pati itong number 4. Kakalisin natin pati ito, screw na to. Tanggal na ang injector socket, repa. Iangat lang natin itong kulay green na lock, repa. Then, hilayin natin ng hose pag umangat na. Sunod natin ang injector. Pihit pa kaliwa, tiktikin ng bahagya para hindi maputol ang tornilyo. Alalay sa paghila ng injector, repa. Baka mapunit yung o-ring. Ayan. Ito ang injector niya, repa. Ito yung lilinisin natin. Ito ang ating ika-calibrate. Okay? 8mm bolt dito sa accelerator. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Okay. Tayo sa ilalim. Ito. Then, i-secure natin, repa pips, yung bolt. Maiksi ito eh. Tuluyan na natin tanggalin ang cable, repa pips. Ayan. Gilid lang natin dito. Ayan. Ayan. Gamitan na natin ang Allen na 4mm itong clip. Tanggalin na sakit ng ISC. At luwagin na natin itong manifold, 8mm repa pips. Samantala, 8mm naman na box ang ginamit ko dito sa isa dahil bumabangga yung T-wrench. Ayan, tuluyan na natin bunutin repa ating throttle body. Sunod na natin itong hybrid sensor, mga repa pips. Tama kayo ng dinig, mga repa pips. Ang tawag sa sensor na to ay hybrid sensor dahil ang pinapagana na ito ay air pressure sensor at air temperature sensor. Kasama na din doon yung TPS. So yan yung mga binabasa ng sensor na ito, repa. Yan. Hybrid sensor yan, repa, ha? Yung panghuli. So ito na nga, repa pips, ang kabuuhan ng ating throttle body. So ito yung ating lilinisin at roromansahin natin ng bahagya. Bahagyang-bahagya lang, repa, ha? Siyempre, samahan natin ng konting niwi, repa. At eto na nga, repa pips, ang kanyang injector. Ika-calibrate natin to, repa. Lilinisin natin to, repa. Huwag kayong matatakot pag kayo nagpa-FI cleaning. So, etong kaliwa at eto naman ang kanan. Siyempre, kanan nga, eto yung kanyang injector. So, kakalibrate natin, repa, ha? Tingnan nyo, ha? Yung nasa kanan. Pansinin nyo yung buga, repa. Yung unang buga. So ayun na nga, mga repa pips, nakakita nyo yung mala powder, yun yung medyo bara na carbon. Habang nakasala ang injector, kalikutin natin to, repa. Tanggalin muna natin itong o-ring. Baka mabasa at lumaki pa. Iwalay ko na, repa, yung manifold at throttle body. Yan. Oh, may pasabog pa. At itong manifold na to ay ibabalik natin sa dati. Ito naman ang kanyang throttle body, repa pips. Lilinisin na natin to at papuputiin natin. Hindi pala, baka maging transparent to pag sobrang linis. So lilinisin lang natin to, repa. At ikaw ay kung bago pa lang sa akin channel ay mag-subscribe ka na. Kung ayaw mo, ipasagot ko sa iyo ang module ng ating repa pips. Kung mapapansin nyo, mga repa, no, habang nililinis ko ay nakatagilid lang siya, repa, para hindi tamaan ang ating mga sensor. Repa pips, pag tinanggal natin ang ISC ay may palatanda naman yan, may gatla naman yan dyan, may kanal, hindi kayo magkakamali, repa. Pihit pa kaliwa, samahan ng konting iwi, repa. At itabi natin ang screw, repa pips, baka mawala yan. Ngayon, repa, pag binunot na natin ang ISC o idle speed control system niya, repa, e dahan-dahanin natin, repa pips. Alalayan natin dahil may spring yan sa loob na siya tutulak palabas. Parang ganito, repa. Dahan-dahan. Smooth lang, repa. Uy! Putang na. Muntik nang tumalsik, repa pips. So, eto na nga, repa. Nabunot na natin ang ISC kasama ang spring.
Kung mapapansin nyo, repa, isusum natin ang bahagya para makita nyo ang distansya. Ganto repa, ang layo ng head nyan mula sa body. Kuha tayo ng reference repa ha. Ganyan kalayo repa peeps. So ibabalik nyo siyang ganyan din kalayo. At ganto ang pwesto nyan repa peeps. Pag sinulpak natin dyan sa throttle body, ganto dapat ang pwesto niya. Spring, then etong posisyon na to. Yung oblong na yan, repa peeps, dapat naka-side ang salpak nyo ng ISC. Baga nakatagilid yung posisyon ng pinaka-head niya. So ganyan dapat pag sinalpak natin. Okay, gets nyo na? Alright, sasalpak natin mamaya ng ganyan dapat. Ngayon, repa peeps, kung kayo'y naiilang sa pagtanggal ng head na ito, eh pwede nyo naman linisin to repa nang hindi tinatanggal mismo sa ISC. Ang kailangan nyo lang tanggalin is yung mga carbon dito sa ulo. Yan. Ngayon, repa peeps, ay tatanggalin na natin ang pinaka-head ng ISC. Pakaliwa lang tayo, repa, no? Counterclockwise. Ayan, tabi muna natin. Ito ang kanyang ISC, no? Ayan, spring niya. Okay, repa peeps, gamitan na natin ang mahiwagang cotton buds na tagki-15. Ang una natin lilinisin, repa peeps, ay yung pinagsasalpakan ng ISC. Kasi dyan dumadaan yung hangin. Kaya minsan nagiging unstable yung idling nyo o taas-baba dahil madumi nga yung butas na yan. So yan yung tatargetin muna natin. Pero lahat ng butas na yan, lilinisin natin, repa. Kung mapapansin nyo, repa, is hindi ko na tinanggal yung TPS or yung ating smart sensor. Kasi nga special tools ang gamit doon. O ikaw, saan mo galing smart sensor na yan? Walang ganun. Hindi smart sensor yun. Hybrid sensor yun, hybrid. Or, pwede natin linisin yan, cotton buds lang. Huwag lang natin po persahin, baka mapunggal. So, ganito lang, repa, no? Sundot-sundutin nyo lang hanggang sa mawala yung carbon deposit. Yan, katulad ng ginagawa ko, repa, nakikita nyo naman siguro, yan. Hanggat nakikita nyong madumi yung cotton buds, sundot-sundutin nyo, repa. Huwag nyo po persahin, baka dumugo. Parang ganito lang, smooth lang, repa, relax lang tayo habang naglilinis tayo dyan. Habang nagmumuni-muni tayo, at habang nagpapahinga tayo, ay dapat ay gumagalaw tayo. Parang ganito. Yan, kukuskusin lang natin to, repa, peeps. Okay. So dito naman tayo sa side na to, napakadumi talaga, repa. Medyo ano to, medyo matagal nang hindi nabubuksan ang ating repa, peeps. Yan. Okay na. Medyo maliwanag na. Kung kayo may carb cleaner, repa, mas mainam, no? Mas mabilis yung paglilinis kung may carb cleaner. Sa ngayon kasi ang gamit ko is gasolina. Ang gamit ko ngayon. Mainam sana kung may carb cleaner para spray-spray lang para pinis agad eh. Ayan. Yung mga dahil pandumi na nakasiksik, dapat linisin talaga lahat. Eko, yan, zoom na natin, repa. Yan, medyo nangingitim pa rin yung dulo. Ang hirap pa tanggalin, masyado na matigas yung carbon deposit. Yan, yung mga nguso, linisin natin. Yan. Konting-konti lang, tsaga-tsaga lang, repa. Habang naglilinis kayo, magmuni-muni na lang kayo habang naglilinis kayo. Libangin nyo yung sarili nyo. Yan. Okay na. Oh. And ito naman yung kanyang ISC, yung head. Ito yung sinasabi ko, repa. Oh. Ayan o. Oh. Yung nguso, maitim. Ayan o. Oh. Carbon yan, repa. Pwede nyong linisin yan nang hindi nakahugot sa ISC, repa. Nang hindi nyo hinihiwalay. Kung naiilang kayo na yung position ng clearance niya, eh hindi nyo maibalik. So, ganito lang din gagawin nyo. Na nakabit sa mismong sensor. Tapos hawakan nyo lang para hindi siya umikot. Tapos linisin nyo ng ganito. Yan lang. Ito kasi, repa, tinanggal ko. Para lang maipakita sa inyo. Yan. Para mahawakan ko siya ng maayos. Maganda sana kung may carb cleaner. Hindi na sana bubunutin to sa mismong sensor. Eh. Spray-spray na lang sana. Eh. Eh, kaso mo wala tayo nun eh. Kaya ito na lang muna pansamantala. O, ayan o. Oh. Malinis na. Ganun lang kasimple, repa.
Ang nagiging sakit na ito, Repa, nagiging ano to eh. Unstable idling, minsan mataas, minsan mailaw yung engine sa inyo. Minsan maglalagay 37. Yan, 37 yung code pag marumi. Lalo pag kumalso na. Ito na, Repa. Yung spring. Okay, tapos na, Repa, Pips. Ito na, ready na tayo. Assemble na natin to. Babalik ko na, Repa, yung head ng ISC. Pihit lang pa kanan, then tatansyahin natin yung clearance niya na 0.012. So, ayan, yung pwesto niya kanina, babalik lang natin siya sa dati niyang pwesto. Right. Sinalpak natin siya dito, naka-side tayo, Repa. Ayan, oh. Pag ganyan dapat, naka-side. Ngayon, hanapin natin yung pwesto niya kanina. Yung clearance niya kanina. Yan. Etong dulo na ito. Lalagay natin yung spring. Yan, dyan. Tapos, sasalpak natin ng nakatagilid. Alright. So, hanapin natin yung pwesto niya kanina. Para maibalik natin sa dati niya. Posisyon. Alright. So, ito. Ayan, oh. Tandaan nyo. Yan yung natatandaan kong clearance niya. Yan. Tansyometer. Ayan, Repa, ibabalik na natin na paside. Alright. Tutusok lang natin dyan, Repa. Huwag yung biglain. Kailangan smooth lang pag pinasok, ha. Pag medyo matigas, Repa, huwag yung isasagad, ha. Dahan-dahanin nyo lang. Then tong o-ring na to, Repa, lagyan natin ng konting oil para smooth yung lapat, smooth yung pasok niya. Ito, kalat lang natin yung oil. Konti lang, konting oil lang, Repa. Hindi natin kailangan damihan. Pampadulas lang naman eh. So ito na, Repa, ipapasok na natin. Spring, then salpak sa butas. Kailangan sure na tayo kasi pag naisalpak natin to, mahirap nang bunutin ito ulit. Kailangan buo na ang loob natin na ito na yung clearance na ito. Right. Ito na siguro. Ito na nga. Ihitayin konti. Ayan. Okay. Game. Pasok natin. Pasok ko pala. Ayan. Ayan. Ganun lang. Pasok na. Okay. Nilagay lang natin yung pinakalock niya. Screw. Then higpitan natin. Pihit pa kanan. Yung iwi natin, Repa, nasa kanan din dapat, ha. Para kumapit na maayos. Alright.